para matupad mo ang iyong mga pangarap na matagal na iyong iniisip, alisin mo ang iyong dunay. Magandang araw, kaibigan! Ito na naman si Coach Harvey TV! Ang pag-uusapan natin ngayong araw ay tungkol ito sa duda. Paano nga ba maalis ang duda? Ang duda or doubt is just a state of mind. Ibig sabihin, ito ay nasa isip lamang ng tao. Ikaw, kaibigan, mayroon ka bang pinagdududahan? O alam mo ba ang pakiramdam kung ikaw ay pinagdududahan? Ano nga ba ang posibleng panganib dulot ng duda? Dahil sa duda, maraming kupol ang naghihiwalay. Maraming relationship ang nawasak. Maraming pamilya nagkahiwalay, nag-away, nagkagulo. Dahil sa duda, mag-bisprin, nagpatayan. Dahil sa duda, maraming oportunidad or opportunity na dumaan sa ating buhay ang nawalan ng saysay. Sa madaling salita, ang duda o doubts ay mapanganib sa ating buhay. Kung maalis ang duda sa mundo, siguro matiwasay at peaceful ang ating mundong ginagalawat. Pero dahil sa duda, tayo ngayon ay nagkakagulo. Ngayon masaya ka, mamaya malungkot ka na dahil sa meron kang duda. Paano nga ba maalis ang duda? Tandaan natin, dito sa mundo, ang lahat ng bagay ay mayroong tinatawag na manifestation process. Ang lahat ng bagay na iyong nakikita dito sa mundo, bago mo ito nakita sa iyong mga mata ng malinaw at maliwanag, ay dumaan muna ito sa tinatawag na manifestation process. Paano nag-umpisa ang manifestation process? Nagsimula ito sa thoughts, feelings, actions, and result. Ibig sabihin, our thoughts affects our feelings, and our feelings affects our actions, and our actions affects the result. Ang ibig sabihin nito, ang ating pag-iisip ay naaapektuhan nito ang ating nararamdaman. Kung anong iniisip, yun ang nararamdaman. At kung anong nararamdaman, naapektuhan nito ang iyong kinikilos. At kung ano ang iyong ikinikilos, naapektuhan nito ang magiging resulta. Ikaw na nanonood dito sa video, bago ka nilalang sa mundo, ay dumaan ka sa isang manifestation process. Nagsimula ito nang magkakilala ang iyong ama at ina. Dumaan ito ng proseso. Naging magkaibigan, nagkaligawan, nag-iibigan. At dahil sa pag-iibigan, ay mayroon silang ginawa. At yung ginawa nilang yun, ay nagsimula yun sa kanilang mga isip. At dahil iniisip nila, yun ang kanilang nararamdaman. At dahil sa nararamdaman yun, sila ay mayroong ginawa aksyon. At ang aksyon na ginawa nila, at ang resulta, ay ikaw yun. Kaya ka isinilang. Sa madaling salita, ikaw ay produkto ng manifestation process. Tayong lahat dito sa mundo ay resulta ng manifestation process. Nagsimula ito ng gawin ang mundo ng ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Diyos, nagsimula ito sa kanyang pag-iisip. Iniisip niya na maglikha siya ng isang mundo para ito ay pamumuhayan ng mga tao. Dahil sa masaya ang kanyang pakiramdam, gumawa siya ng aksyon at ang resulta, nalikha ang mundo. Ngayon, dito sa mundo natin, lahat ng nakikita, gawa man ng Diyos o gawa ng tao, ito ay dumaan sa manifestation process. Ang mga building, mga bahay, mga daanan, mga eroplano, mga kotse, anumang klaseng sasakyan, mga kagamitang pambahay, at lahat na makikita mo sa paligid mo, ito
ay dumaan muna sa manifestation process bago ito nalikha. Halimbawa na lamang, yung bahay mo, bago yan nalikha, ay pinag-iisipan mo na yung mabuti ng iyong mga magulang. Sila ay nag-isip kung anong klaseng bahay ang kailang ipapatay. Dahil sa excited sila na makalikha ng bahay, gumawa sila ng paraan. At yun, mayroon silang aksyong ginawa. At dahil sa mayroon silang aksyon na ginawa, ang resulta ay nagkaroon kayo ng bahay. Ganun ang proseso sa lahat ng bagay na nakikita mo sa mundo. Ang cellphone na iyong tinitingnan ngayon, ang laptop na iyong tinitingnan ngayon, bago yan nalikha, ay mayroong isang tao na gumugol ng kanyang maraming oras sa pag-iisip niyan, paano yan likhain. Dahil sa maganda ang kanyang pag-iisip, yun ang kanyang nararamdaman. Excitement. Dahil sa sobrang excitement, gumawa siya ng action. At ang resulta ay nalikha yung napakagandang laptop, napakagandang cellphone sa iyong harapan. Ang mga bagay na nangyayari sa atin ngayon, ito man ay positive o negative, ito ay produkto ng ating pag-iisip. Ang manifestation process, pwede din itong mangyari sa kapahamakan. Ang ating pag-iisip ay napaka makapangyarihan. You should be very, very careful kung ano ang iyong iniisip. Dahil pwede itong maging constructive. Pwede din itong maging destructive. Pwede itong positive o negative. Ang positive may magandang malikha. Ang negative ay mayroong kapahamakan na malikha. Yung laptop at cellphone na nasa harapan mo ngayon, yan ay produkto ng isang positive na pag-iisip. Dahil positive ang kanyang pag-iisip, nakalikha siyang na magandang bagay. Pero pwede na itong maging negative. Sa tingin mo ba, iisang tao lang ang nag-isip na gumawa ng cellphone o laptop? Sa dami ng tao sa mundo, napakarami ng mga tao na gustong lumikha ng cellphone at laptop. Pero, bihira lang sa kanila ang nagtatagumpay. At sino naman yung mga hindi nagtagumpay? Sila yung mga may negative na pag-iisip. Halimbawa, may isang tao nag-isip na gumawa ng cellphone. Nakita niya ang iba't ibang brand ng cellphone at laptop. Kaya nag-isip din siya na gusto niyang gumawa. Ngunit naunahan siya ng negative na pag-iisip. Iniisip niya, ay, mayroon na si Samsung, mayroon na si Ofo, at marami nang gumawa ng cellphone. Baka matulad ako ng ibang gumawa ng cellphone na hindi nagtagumpay. Yun ang kanyang iniisip. Ah, hindi ko na lang itutuloy ang paggawa ng cellphone. Napakahirap pala. Ang hirap pala gawin ito. Ang daming gagawin. At ang mahal ng mga pisa. Ayaw ko na lang. Ngayon, ano sa tingin mo ang mangyayari pag ganyan ang kanyang pag-iisip? Siyempre, negative ang kanyang pag-iisip, yun ang pumasok sa iyang puso. Negative ang kanyang nararamdaman. Dahil negative ang kanyang nararamdaman, wala na siyang gagawing aksyon. At dahil wala siyang ginawang aksyon, walang resulta. Kaya hindi siya nakalikha ng cellphone. Hindi siya nakalikha ng laptop. Ang kanyang pangarap ay nabaliwala. Kaya napakapangyarihan ng isip ng tao. Kasi dito nagsisimula ang manifestation process. It's either it manifest or hindi. Another example ng manifestation process. Tungkol sa sasakyan, si Ford, Toyota, Isuzu, Mitsubishi, Honda. Itong mga taong to, ang mga nagtagumpay dahil positive ang kanilang pag-iisip. Kaya nalikha nila ang napakagandang mga sasakyan na yan. Pero hindi mo ba naisip? At sa kabila ng ilang nagtagumpay na ito, napakarami ng mga tao na nag-isip din na gumawa ng kanilang sariling sasakyan. Pero bakit hindi sila nakalikha ng brand ng sasakyan? Dahil sa mayroon silang negative na pag-iisip. Negative. Mayroong duda. Pinagdudahan nila ang kanilang pag-iisip. Kaya walang nangyaring manifestation process. Halimbawa,
si Henry Ford na nakalikha ng Ford V8 engine. During industrial age, alam mo ba na hindi lang si Henry Ford sa Amerika ang nag-isip na gumawa ng sasakyan sa panahon na yun? Napakarami ng mga tao na gustong gumawa ng mga branded na mga sasakyan sa panahon na yun. Sa panahon ng nalikha ang Ford Motor Manufacturing. Pero bakit yung karamihan ay hindi nagtagumpay? Dahil sila ay mayroong negative na pag-iisip. Kaya negative ang manifestation process na nangyari. Halimbawa, iniisip nila, gusto kong lumikha ng magandang sasakyan. Dahil si Henry Ford ay napakaraming sasakyan ang nalikha at napakayaman na niya. Gusto ko rin gumaya sa kanya. Pero habang nag-iisip siya, pumasok yung duda. Pinagdudahan niya yung kanyang pangarap. Pinagdudahan niya yung kanyang kakayahan. Iniisip niya, kung gagawa ako ng isa pang sasakyan tulad ni Henry Ford dito sa Amerika, napakarami na namin at kulang ako sa resources, kulang ako sa pera, kulang ako sa kakayahan. Hindi ko yata kaya yun. Dahil puro negative ang pumasok sa kanyang isipan. Yun ang pumasok sa kanyang damdamin. Yun ang kanyang nararamdaman, negative emotions. Dahil negative emotions ang kanyang nararamdaman. Sa tingin mo, mayroon siyang gagawing aksyon? Wala na siyang gagawing aksyon. Hindi na niya ipagpatuloy yun. Dahil dito pa lang sa kanyang isipan, failure na siya. At yung pumasok sa kanyang damdamin, failure siya. Kaya walang nangyari na aksyon. Wala siyang ginawa. At ang resulta, walang nangyari sa kanyang buhay. Kaya dapat maalis natin ang duda, lalo na duda natin sa ating sariling kakayahan. Dahil napakapanganib nito, walang may dudulot na maganda sa ating buhay. Ang manifestation process ay pwede itong mangyari sa positive, pwede itong mangyari sa negative. Halimbawa sa mga masasamang klase ng mga tao, yung mayroon silang naisip na masama, ito din ay nangyayari. Mayroon din itong manifestation process. Halimbawa, mayroong isang tao na nag-isip na gumawa ng bomba. Ang kanyang isipan ay kasamaan. Gusto niyang pumatay. Gusto niyang maghiganti. Gusto niyang maraming mga tao mapahamak. Yun ang kanyang iniisip. Kaya gumawa siya ng bomba. At ang bombang yun ang magpapasaya sa kanyang nararamdaman, makapaghiganti. At dahil yun ang kanyang iniisip na gumawa ng bomba, yun ang pumasok sa kanyang damdamin. Excited siya na gumawa ng bomba para makapahamak ng ibang tao. Gumawa siya ng aksyon. Kaya ang resulta, nakalikha siya ng bomba. Ngayon, iisipin na naman niya ito. Kailangan ilagay ko ito doon sa maraming tao para sasabog ito. Yun ang kanyang iniisip. Yun pumasok sa kanyang damdamin. Kaya gumawa siya ng aksyon. Nangyari. At ang resulta, nagkaroon ng bomba. Kaya you should be very, very careful sa iyong pag-iisip. Dahil ang ating isipan ay napaka makapangyarihan. Pwede itong magamit sa kabutihan, pwede din itong magamit sa kasamaan. Ang ating isipan ay makapangyarihan. Pwede nito matupad ang ating mga pinapangarap na maganda o pwede din ito na pagmulan ng failure sa buhay. Kaya dalawa ang ating pagpipilian. Ang magiging positive na pag-iisip o negative na pag-iisip. Binigyan tayo ng kakayahan ng Panginoon Diyos na pumili kung saan tayo gusto matupad ang ating mga pangarap sa buhay o mabigo tayo. Ang gumawa ng kabutihan sa mundo o gumawa ng kapahamakan sa mundo.
Kung ikaw, kaibigan, nasa panig ka ng kabutihan, kung gusto mong matupad ang iyong mga pangarap sa buhay, alisin mo ang iyong duda. Ano ang mga bagay na pumipigil sa iyo para tuparin ang iyong mga pangarap sa buhay? Alam mo, kaibigan, hindi ang iyong mga magulang, hindi ang iyong mga anak, hindi ang iyong mga kapatid, hindi ang iyong mga kapitbahay, hindi ang iyong mga kaibigan, hindi ang iyong mga mahal sa buhay. Alam mo kung ano ang pumipigil sa iyo para tuparin ang iyong mga pangarap sa buhay? Ang pumipigil sa iyo ay ikaw mismo. Ang iyong negatib na pag-iisip, ang iyong duda sa iyong pag-iisip. Para matupad mo ang iyong mga pangarap na matagal na iyong iniisip, alisin mo ang iyong duda. Kung ano ang mga bagay na pumapasok sa iyong isipan, na nagpapasaya sa iyong damdamin, yun ang gawan mo ng aksyon. Dahil ang resulta nito, matutupad ang iyong mga pangarap sa buhay. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon ay mag-subscribe ka, mag-likes ka, i-share mo ito sa mga kaibigan mo at hit the notification bell para ma-update ka sa lahat ng mga video ko. Maraming salamat! Bye-bye!